survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died. My richest gain I count but loss, and pour content on all my bread. See from his head, his hands, his feet, sorrow and love flow mingle down. Did such love and sorrow meet, or thorns compose so rich a crown? Were the whole realm of nature mine, that were an offering far too small, love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my all. Magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong reflection sa umagang ito ay matatagpuan po sa Luke 19:28-40. Ito po yung matagumpay na pagpasok sa Jerusalem ng ating Panginoon. At gusto ko pong bigyan ng emphasis dito yung scripture verse sa Luke 19:38. It says, "Blessed is the King who comes in the name of the Lord. Peace in heaven and glory in the highest. At sa wikang Pilipino po, purihin ang hari na dumarating sa ngalan ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ang Diyos." Si Jesus po, tinadala niya po yung kanyang mga disciples ahead of him, papunta po dun sa city of Jerusalem. At Jesus instructed them to find a colt or a donkey, you know, or isang asno, no, na malapit dun sa city gates. At yun po yung sasakyan ng ating Panginoon papasok sa city. At nung sumakay na po ang Panginoon at papunta na po dun sa city, may mga crowds po ron. The crowds spread out their garments on the road ahead of him. As Jesus reaches the place where the road descends, no, towards the city, nagsigawan po ang kanyang mga followers, no, praising God. Sumigaw at tumawit, praising God for all the things they have seen Jesus do. At meron din pong mga pariseo doon sa lugar na yun na sinabihan po nila si Jesus na patigilin, no, patahimikin itong mga kanyang mga disciples, no. Pero si Jesus po ay nag-reply sa kanila at sinabi niya na kapag tumahimik sila, ang mga bato na ang sisigaw. Jesus replied that if they kept quiet, the stones beside the road would praise him. So ito po isang exciting event na
na pinapakita sa atin dito. Because ating pong Jesucristo, si Jesus, declares He is the King. At ito pong hari na to, si Jesus, ang hari na comes in peace, kapayapaan. Hindi po siya, the King comes in peace and not war. No? Kapayapaan po ang dala ng Panginoon at hindi po digmaan. Dala niya po ang pag-ibig. The King comes, conquers the people by love and not by force. So no entry sa Jerusalem has ever been so significant as the triumphal entry by Jesus. Masayang-masaya po ang mga tao noon because nakakita na po sila ng isang hari na maglilid sa kanila into the freedom. But maikli lang po itong excitement na to. Itong kaganapan nito, although na triumphal entry sa kanyang arrival sa masayang-masaya, ito ay isang maikling kaganapan lamang. But that yung panahon na yun, na kahit maikli lang, it was a time of much celebration. It reminds us that regardless of our attitude, we will continue to proclaim the glory of God, either willingly or unwillingly. We continue to glorify God, and that is the purpose of our life here on earth. So there are three points that are emphasized. No? In-emphasize po dito sa message na to, yung triumphal entry ni Jesus sa Jerusalem. Ang ating pong hari, the King owns everything. Even po yung mga bato na pwedeng kumanta, pumagpuri sa ating Panginoon. So kailangan nating ibigay ang ating papuri sa ating Panginoon. The King will establish himself. No? Siya mismo po ang magluluklok sa kanyang trono. The King will establish himself on his throne. So we need to submit to his authority now. And last po, the King will be glorified by our lives. Kaya we will continue to worship ang ating Panginoon. We continue to worship Him. Tayo po'y manalangin. Lord, tulungan niyo po kami to worship you in every occasion. Aming itinataas ang inyong pangalan at pinupuri ka dahil sa inyong kapangyarihan walang katulad. In Jesus' name, Amen. Isang mabiyayang umaga po sa ating lahat, mga magulang namin at mga kapatid. Salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay sa ating prayer covenant. Tunay nga po na lagi nating unahin sa bawat araw ang pakikipagtagpo natin sa Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Salamat sa kanyang anak na ginamit sa araw na ito upang magbahagi ng karanasan ng pananampalataya, gayon din ng mensahe para sa bawat isa sa atin. Hali kayo po mga kapatid, tayo po ay sama-samang manalangin. Samahan niyo po ako sa pananalangin minsan pa sa araw na ito. Pinagpapala, sinasamba at dinadakila namin aming ama at aming Diyos ang inyong banal na pangalan sa umagang ito. Marami pong salamat sa magdamag na pag-iingat, pagbabantay po ng mga anghel po ninyo. Salamat sa panibagong araw na meron muli kami ng buhay at biyaya ng buhay na inyong pinagkakaloob. Salamat Panginoon sa kalakasan,
sa kalusugan, sa pamilya na aming kasama katuwang, at higit lalo sa lahat sa inyong presensya sa pamamagitan ng banal mong Espiritu, Panginoon, upang harapin namin ang panibagong araw. Bagamat may mga hamon, subalit kayo po ang Diyos na laging nagpapalakas at nagpapatatag sa amin. Panginoon, narito ang iyong mga anak, ang bawat sambahayan, tinataas at dinadalangin ko po. Nakatagpuin niyo po ang kanilang kalagayan at pangangailangan. Patuloy mong silang ilayo sa anumang kapahamakan, sa anumang sakit o karamdaman o Diyos. Gayun din po, Panginoon, tinataas at dinadalangin ko po sa inyo sila na nasa ospital, sila na nasa tahanan na nangangailangan ng pisikal na kagalingan. Ama, sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, hipuin niyo po ang kanilang lupang katawan. Sila, Panginoon, na nangangailangan din ng kalakasan at katatagan ng kanilang pananampalataya at relasyon sa inyo. Hipuin niyo po ang kanilang buhay. Dalangin din po namin, Panginoon, ang inyong iglesia sa dakong ito ng Tondo, Manila. Panginoon, patuloy mong gamitin ang St. Paul United Methodist Church sa iba't ibang kaparaanan upang patuloy na madala ang inyong salita. Tinataas at dinadalangin namin sa inyo, Panginoon, ang mga bata at kabataan sa aming kasalukuyang henerasyon. Hipuin niyo po ang buhay nila. Dalangin ko po, Panginoon, na patuloy o Diyos na mamulat sila sa mga values, sa mga bagay na dapat nilang pahalagahan sa kanilang sarili, pahalagahan sa loob ng pamilya o sambahayan, pahalagahan. Tulungan mo silang patuloy na magpahalaga, Panginoon, maging sa kanilang pakikipagkapwa-tao. Purihin ka, O Diyos, sa araw na ito. Dinadalangin din po namin sa inyo, Panginoon, ang ekonomiya ng aming bansa. Kayo po, Panginoon, ang patuloy na magkaloob ng karunungan, ng kaalaman, ng mga opportunity, Panginoon, at maging sa aming mga kababayan na nawalan po o naghahanap po ng trabaho, ng kabuhayan, katagpuin po sila, Panginoon. Tinataas at dinadalangin po namin sa inyo ang mga OFW, ng mga kababayan namin na nasa iba't ibang bansa. Patuloy mo silang ingatan, Panginoon, ilayo sa anumang kapahamakan. Gayun din po, Panginoon, ang kanilang pamilya, kasama man nila o nandito sa Pilipinas, ikaw po patuloy na mag-ingat at tumatagpo sa kanila, Panginoon. Dalangin din po namin maging ang aming bansa, ang bansang Pilipinas, ang aming mga leader, magmula sa Pangulo hanggang sa nasa barangay, Panginoon, mga barangay official, hawakan niyo po sila sa kanilang pagpapasya at desisyon. Dinadalangin din po namin sa inyo, Panginoon, ang nalalapit na eleksyon. Dalangin po namin na kamay mo pa rin ang maglagay, Panginoon, ng karapat-dapat na leader para sa aming bansa. Hangarin po namin ang patuloy na kaayusan, pagbabago, ang patuloy, Panginoon, na pag-unlad ng bansang ito, Panginoon. Kayo po ang maglagay ng karapat-dapat na leader, Panginoon. Sinasamo namin at dinadalangin ito sa inyo dahil kayo pa rin ang higit, Panginoon, na hari ng mga hari at Diyos ng mga Diyos, Panginoon ng mga Panginoon, na mas may kapangyarihan sa puso at buhay ng tao. Purihin ka sa umagang ito, dakilang Diyos. Dalangin po namin ang maghapon na maging isang hamon at pagpapala, isang bagong karanasan na kayo ang buhay na Diyos na aming kasama. Sa inyo po ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagluwalhati ay aming ibinabalik alang-alang kay Jesus na aming Diyos. Amen.